So, ito na nga po mga bossing, ano? Ito po yung ating tinatawag na gear para po sa ating TMX 155. Ito pong gear na ito, ito pong components ng gear na ito ay parte po ng isang tinatawag na counter shaft gear assembly. So, ito po lahat yung mga components niya na nakapaloob dito sa ating counter shaft. So, yung counter shaft po na tinatawag, ito po yan, no? Ito yung counter shaft natin. Ito po yun, no? Ito po yung counter shaft na nilalagyan natin ng sprocket. No? Yung sprocket na maliit. So, ito po yun, no? So, ito po yung tinatawag na counter shaft. So, yun po, no? So, bago po yan, bago po natin mabuyan, so, kailangan po natin ng mga washer, no? So, unahin po natin ipakilala sa inyo, ito po yung isang washer na hindi lang po washer na tinatawag, kundi clip na rin po, no? Clip. Ito po yun, no? So, yan po. So, una po, counter siya. Sunod po natin yung washer, no? Then, after po nyan, sundan po natin ang gear. Ito pong gear na to ay tinatawag natin na fourth gear counter shaft, no? Fourth gear counter shaft. 25 teeth po ito. 25 teeth. So, unahin po natin itong ipaklala sa inyo kung ano po ito. Ito po yung fourth gear counter shaft, no? And then, after po ng nailagay, halimbawa po, nailagay na natin itong counter shaft gear na ito, meron po siyang washer na naman or clip, no, na nandito sa loob. Ito po yun, hindi sa loob. Yan. Ito po. Yan. Hindi po malalaglag yan dahil po nakakabit na. So, yan po yung ating clip, no. So, yan po yung pinakasangga natin para dito po sa ating gear, no? Yan. So, ito po yung counter shaft port gear. So, buhay na po natin ang ating component nito para pumakita nyo kung paano po ang pagsasayos o pag-assemble ng ating counter shaft. Ito po yung ating gear para sa ating counter shaft, no? Ito po yung second gear counter shaft. Ang bilang po ng EP nito ay 31 teeth. Kung bibilangin niyo po ito, nabot siya ng 31 na bilang. So, 31 teeth po ang EP niya. So, ito po yung ating second gear counter shaft. So, ikakabit po natin dito sa ating counter shaft. Ito po sa muna. So, hindi po basta kinakabit ito. So, makikita niyo po, meron po siyang kanal dito. Itong kabilang side ay wala, no? So, ang pagkabit po natin ito, kailangan po yung side na merong kanal, yan po yung nandito sa labas. So, yung nasa loob po ang walang kanal. So, yun po yan. So, ganyan po taming pagkabit. And then, after po natin makabit ang ating second gear, sundan po natin ang washer, no? Dito po yan sa labas. So, po. And then, dalawa pong washer yan. Ito po yung isa, medyo malaki. So, yan po yung washer. So, bandang labas po ito. So, yan. And then, after po natin makabit ang ating second gear, susundan na po natin ang ating gear para po dito sa space nito, dito. Yung gear po na susunod dito, kaya third gear counter shaft. So, ito po yun. Yan po, no? Yan sa kanal. Yan po may tatlong tenga. So, ang bilang po ng EP na ito ay 28 teeth, no? Third gear counter shaft, 28 teeth. So, ang kabit po nito, hindi po pa ganyan, dapat po pa ganito. Yan.
And then, after po natin may kabit niyan, meron po siyang washer, no? Kailangan po ng washer dito. So, dito po, dito. Ito po yung washer, no? And then, after po natin may kabit ang washer, sundan po natin ang collar. Collar po ito ng low gear, no? Ayan. Po natin dyan. And then, sunod na po natin ang ating gear. So, makikita po natin itong low gear natin. Ang bilang pala nitong low gear natin ay 36 teeth. No? Kung bilangin niyo po ito, maabot po siya ng 36 ngipin. So, kung makita niyo po, ito pong gear, yung may kanal po at yung wala. No? So, ito po ay parang flat na siya. Dito po ay mayroon siyang kanal. Malalim. So, may hukay. No? Yan po yung nasa loob. So, ganun po yan. Yan. Po natin may kabit ng another washer po dito. Ito po yun. Washer natin. So, washer ulit. And then, after po natin may kabit yan, meron po tayong washer naman po. Ah, collar po. Collar po ng ating idle gear. So, ito po yung collar ng idle gear. Yan. So, ito po yung gear natin, idle gear. So, pareho po siyang mayroong panal. So, either way, pwede na po natin magkabaliktad tayo dyan. Yan. Yan po. Ito po natin may kabit yan. Uli po, ito po ang washer, no? Medyo makapal na malaki. So, ganun po yan. Yan. So, ito po yung kompletong gear natin dito sa ating counter shop shafting dito sa ating component na ito, no? Yan po yung assembly natin, kabuuan para po dito sa counter shop. So, sa mga nanonood po, sana po nakatulong ako sa inyo at tuloy-tuloy lang po kayong manood. Sa susunod po natin video ay kaparis naman po nito. Ang ating video ay yung tinatawag po natin main shop. Main shop component naman, main shop gear naman po ang ating papakita sa inyo, no? So, maraming salamat at God bless po sa inyo.